Ayan ang mga idol, nakikita yung himas-himasin natin yan. Wow! Ayan, naka-mugs pa siya, grabe. Ayan. Ganda yan. Ayan o. Oh. United Colors. Itong tatlo na to, set na to. Ito, kukunin ko itong mga to. Dahil kay Mark it. Yon mga idol, magandang araw sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao po, lahat ng mga OFW at buong mundo na nakasubscribe sa atin. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe Chichoy21 po para update po kayo palagi sa mga ano natin, vlogs, lalo na pagdating sa mga bike, surplus, mga ganon. Ayun mga idol, nandito ko ngayon, nakita niyo yung background ko, puro halaman. Pero pag linagay ko sa kabilang side dito, ayan, dito tayo ngayon kay Mark It Bikes mga idol. So siya nga pala, meron siya mga ano, bagong dating dito na mga bike. So ngayon mga idol, puntahan na natin at mga ilang na naman to, i-highlights lang natin. At syempre, ito yung isa sa mga ano na nakita ko, nag-request din ako dito. Samahan niyo ako, dito ko rin makukuha at bibilhin yung dalawa na bike. Anyway, mga idol, let's go! Samahan niyo ako! Ayan, nakikita niyo sa ano, sa overview mga idol, yung mga nakapwesto na yan. Dito naman tayo sa kabilang side para makita naman, mga lodi! Yon. So, tulad nung sinabi ko noong nakaraan, nag-request kasi ako dito kay Mark It. Sa mga parating niya, may bibilihin ako. So meron na ako dyang panibago na naman natin hihimasin mga idol. Andyan lang yan. So anyway, i-update natin to ngayon. Ito, United Colors of Benetton, dalawa to. Pareho tong 700C. Ano to, 700C MTB. So ito maganda syempre pag tinawag na United Colors of Benetton po. Yan, alam nyo na yung mga brand na ganyan. Magaganda yan pagdating sa mga fashion show. Ayan o, Fever 5.0. Ayan o, Fever 5.0. Ayan. Makikita nyo naman po mga ito. So, ang ano nga pala nito, naka-tribay na to sa crank, tapos Shimano ng series. Ganon din dito sa rear derailleur po mga idol, Shimano ng series din yan. 7-speed, so lumalabas 3x7-speed po mga idol. Tapos V-brake dito sa likuran, ganon din sa harapan. So, yun, naayos pa kasi ito eh. Kakabit lang naman yan, madali lang yan. Eto, pag nakita nyo sa harapan, bandang harapan po, naka-ano siya, 3x7-speed Shimano ah. Combo shifter na siya. Makinis pa to. Alloy itong handlebar, ganun din yung stem niya. Alloy frame, tapos itong ano, mismong fork, ito lang ang steel dyan mga idol. Naka Joytech hubs, alloy, quick release, harap at likuran. Original pa rin na double wall rim ni ano to, ni United Colors of Benetton. Yan, alam nyo naman si United, pati bike, pinasok na rin nila. V-brake ha, harap at likod. Ang presyo na nito mga idol, magkano to? 10k? 10k ba yan? Nandyan? 14. Ha? 14? Ayun, 14k, negotiable pa naman daw to. Ito, Fusion. Ito naman, American Eagle to. Ito, makinis, ang ganda ng ano na ito eh. Ng rim eh, violet oh. Mapapansin nyo, double wall, 700C din yan. Nakenda tire, nakalagay 700x28C yung nakasalpak. So may space pa, so pwede pa siya maging 35C. Ang mangyayari dyan, pwede mo rin gawin itong cyclocross. Nakakaliper na rin kasi siya mga idol eh. So papalitan mo na itong mga combo shifter niya. Pero siya nga pala, naka-combo shifter siya ngayon, 3x7 speed. Kung gusto mo siya pa drop bar, okay siya. Ang kagandahan naman itong mga idol kasi, steel ah.
hindi still to mga idol, kaya yung itsura lang, pasensya na. Ito nga pala, ano mga idol, alloy to alloy. Wow, modelo to, kung ngayon ko lang nakita to na ganito, modelo. Alloy na eh. Yan, alloy na to mga idol, 3x, naka 3x siya. 3x7 speed. Shimano mga idol, Fusion. Ayan. Presyo nito, 7,000 lang pala to. Yan, 7,000. Pwede, hybrid to mga idol ah. Na pwede rin i-upgrade na naka-drop bar siya. Para mag-itsura rin gawing para siyang cyclocross. Pero gravel bike, medyo sobrang laki ng gulong nun. Hindi ko na siya hindi na talaga kakayanin ng caliper kung ganun. Eto, Strat. Yan, sinasabi ko. Fixed gear to mga idol ah. Ang size nito is 48 cm. Sa C-tube, yung top tube nito is 51, mga ganun. O pwede rin yan, sa akin 52. Eto, nakaano siya. Ayun ang presyo niya, 15k mga idol. Strat. Yan. Ang Strat mga idol, siya nga pala ano to, European bike nga pala to. Mga ganito. Para siyang salamin ah. Naka drop bar, alloy. Ganun din yung stem niya eh. Naka headset, Nico. Ayan. Strat. Okay ito mga idol. Fixed gear. Meron na siyang naka Rotazone. Rotazone. May strap. Ito pa mga idol. 15k ang presyo nito. Ayan. Una-unahan na lang mga idol. Ito 46 cm. Sa C-tube. Pero nakita nyo mags niya mga idol, naka mags siya. Ganda. Naka ano na siya mags. Tapos sa likod is alam ko yung likod nito, naka bladed spoke siya eh. Itong kagandahan nito mga idol, naka ano ka na sa harapan, naka mags. Uy, carbon lodi. Carbon pala. Carbon. Hindi, ano to, aaloy mga idol. Ito na mga ano niya, nakita nyo, yan yung brand niya eh. Lotem. Mga European to, mga ganitong klaseng design mga idol. Ayan oh, Lotem. Naka Pro Max, meron na pala siyang two finger brake to. Ang kaganda kasi sa fixie, kailangan na rin natin talaga magkaroon ng mga preno. Hindi overall, hindi pang lifetime na malakas ang tuhod natin. Para mas safe tayo. Ito mga idol, maganda to ah. Wow. Okay to. Tingnan ko nga yung hubs na ito. Ah, naka Novatec na pala to. Novatec mga idol ah. Ayan, Novatec pala to. Ang ganda nung ano niya, mismong ano, double wall siya na synchrotron. Synchrotron. Yung ano mismo ah, itong rim niya. Napansin ko rin na pareho sila nung seat post. Ayan mga idol, ito okay ito ah. Pedal niya mongoose pa. Aka mongoose, oo, pwede rin talaga lagyan ng ano kasi pang fixed gear talaga to. Ayos to ah. Mayroon pa siyang tensioner. Ayan ah. May spring. Fixed gear to mga idol, 15k ah. Maganda to ha. Ayun, ganun din pala. Pareho lahat ng mga components niya. Iisa lang ang design. Synchrotron. Ayan o. Ito mismong alloy yan na drop bar. Ganun din tong stem. 15k mga idol. La Iotem. Iotem. Ganun ba yung pagkalipot? Ang hirap talaga pag European pagbanggit eh. Ayan, available to dito kay Mark 8 Bikes. Comment down below lang kayo sa kanya or yung tawagan niyo yung phone number niya, ilalagay ko lang sa description ng vlog natin mismo. Silipin niyo na lang po. Ito naman yung kulay, green and white combination. Pareho sila nito nung isa, yung blue. So ito naman nakakaano to, 2x, ay 3, 3x na pala sa front. Tapos siyempre, bah, ilan to? 8 speed. So 3x8 speed pala to, naka-asera na rin siya sa
sa rear derailleur, yan nasira. Altus sa ano front. United Colors of Benetton. Ayan. Ito mas mataas pala model nito kaysa dun sa isa. Ito Fever 7.0N. Ito kasi Fever 5. So magkaano to? 12,000. Ah, 12K. So mas mura pala to. Correction lang, kaya hindi pala pareho price. Ito 12,000, mas mura tong blue. Ito naman yan, 14K. Maganda yung design ng ano eh. Ano kasi yan mga idol eh. Alloy. Design pa lang oh. Pang model na. Pag sinakyan mo, mas lalong model ka pa mga idol. Yun nga lang, Merida yung nakalagay dito. Hindi, ano lang naman yan siguro. Pang support lang. Pwede naman tanggalin yan. Hindi yan para dyan. Eto, United Colors Kambal pala eh. Kung ito si ate, ito si kuya. Nanliit si kuya eh. No? Eto pala yung malaki na green na design. Eto naman yung green na folding bike naman niya. So, pwede rin maging couple bike to. Eto kay tatay, ito kay nanay. Yon 14K, ito 10,000 ang presyo. Pero pareho yan mga idol, negotiable pa po yan. Maganda yung kombinasyon nitong dalawa na to. Ha? Gusto ko yan. Kung mayroon kang anak, pwede rin kasi unisex yung color eh. Green eh. So pwede pang babae, pwede rin lalaki. Kay nanay, kay ate, pwede rin. So ito naman folding bike nila. Tingnan naman natin, naka Shimano na rin pala to. Grip shift ha. Ayan. Yung pagmaga dito, 7 speed po yan. Kagandahan yan mga idol, alloy, magaan na to. So yun pa rin yung design niya, emblem, nandyan pa rin ha. Eto ang kagandahan. Telescopic na rin to pag mga ganito. May double lock yan ha. Ayan yung para sigurado. Yan, lock. Bukod sa lock yan, meron pang isa rito. Yan ang ano yan. Mas gusto ko yung mga ganyan for safety purposes. Kaya naka double lock. Tapos pwede mo siya iangat dito. Yan. Adjustable siya para kung depende sa height, kung pagpantay mo sa upuan saka dito. Para masukat ng maayos. So kagandahan din, yung pedal niya is foldable na rin pala. 1x 7 speed Shimano ng series. Yan. Ayun, napansin ko rin, ang ganda na rin pala ng gulong niya, bago pa. Na, as in stock yan ha. May fender pa siya dito sa likuran. V-brake sa likuran, ganun din po sa harapan. Ayan, sa lock niya, nakikita mo pa yung mismong United Colors of Benetton, meron pa rin dyan. Eh. Yan, panalo to, okay to ha. 10K lang pala to. May nakikita ako sa design ito para tong dahon patent din. Hindi ko lang maano yung ano niya. Patent talaga na. Pero kagaya lang, mukha lang. Pero hindi ko sinabing dahon. Patent. Kamukha lang. Ayan o. Yung dalawang yan ah, na ano ko sa kombinasyong kulay nila. Ito, Roadmaster na ano nila. Ito yung mga hybrid na pwede rin gawing road bike. Steel to mga ito. Pag steel, matibay. So, alam niyo naman po yan. Matibay ang steel. Steel is real. Ito, mga halos ano yan. Pare ang mga standard size niya, 51C yan. So, 7,000 ang presyo nito. Combo shifter, 3x7 speed po. Naka-caliper brake sa harapan. Ganun din sa likuran. Sa side view niya, makikita niyo sa side view niya. Kulay dilaw tong fork niya. Tapos, chrome ang kulay. Sa mismong body nitong frame. Ayan. Tignan natin kung ano yung PSA nito. Ah, Shimano turn na rin pala mga ano. Kasi Shimano turn ito. Ayan. 8 speed pa pala to. So 2x8 speed ah. 2x yung crank nito tapos 8 speed sa ano rear derailleur, yung cogs niya. Ito naman yung pula na to, maganda ah. Ito sa mga naghahanap, mga fixie enthusiast. Celio 10K ang presyo nito. Ayan, sa mga naghahanap dyan ng fixed gear, ito, alloy itong ganda ng forma, pati combination, black with red, ha. Original na rin po yan. Ganun pa rin mismo yung, ano niya, yung hubs niya, high flange, ang tawag dyan. So, talagang, ano pa rin, fixed gear. Hanapin natin. So, unknown brand pa rin yung, ano niya, na unknown brand, ang nakita ko dito, di natin alam. So, ibig sabihin, unknown. Blanco muna tayo dyan. Pero, naka-high flange na siya. Ayan, double wall rim. Alloy po siya. Meron siyang emergency brake. Ito, importante yan.
Ayan, Tektro brake pa yan, dito nakalagay. Pero yung sa mga tropa natin dyan, ng mga fixed gear, ano, may malalakas man tuhod, okay lang yan, walang preno, basta kaya na, as long na kaya pa magpigil. Ito naman, mga idol, ah, yun, nakaano siya. So yun, tulad yung sinabi ko kanina, sa hubs is kulay pula lang talaga. Unknown brand, wala. So yun po, mga idol, ah. So yung size nito, hindi ko na ano yung size nito, teka, silipin natin yung size nito. May pang metro ka dyan. Tingnan natin kasi, alam ko medyo parang ang sukat nito. Saka ang kagandahan nito, ayan o. Yung karami sa mga fixed gear kasi, walang ano, walang battle cage. Pero itong ano na to, TRIZ, ah, Triz. Triz Celio. Ito, alamin ko lang yung sukat muna, mga idol. Sukatin natin, boy, sukat. Ayan. Ah, 51. 51 yung ano nito, mga idol, C-tube. 51 cm, tapos yung top tube niya. Oh, pareho. So, pareho lang na 51 cm. Ayan, una-unahan, mga idol, 10k, negotiable pa yan. Naka-Kenda tire pala to na, ah, nakasalpak na gulong dito. 700 by 28C, ang laki, ah. 700 by 28C yan. Available sa kaya niyan, 10k lang yan, mga idol. Tapos syempre ito yung pinakamalupit dito. Ayun, oh, nakikita niyo, mga idol, Rally, ha. Ito na naman tayo sa Rally hybrid bike ito. Ito nagandahan ako dito, mga idol. Kumbaga sa Rally nito yung best of Britain. Ayan. Ito naka 1x siya, mga idol, sa ano, ha, sa crank. Tapos naka Shimano Alivio. Ayan po, Alivio, original, mga idol, ayan. 9 speed pa to, ha, naka 9 speed to, 1x9 speed, mga idol, ha. 2, 4, 6, 8, 9 nga, oh. Shimano hubs pa pala to, ayan, naka Shimano hubs. And then, mga idol, quick release na rin yan. Pero sa harapan niya, hindi siya Shimano hubs, anyway, alloy pa rin na quick release. Ayan, caliper brake, ha. So yun, tulad ng mga, basta caliper brake, pwede pa sila baguhin, gawing drop bar, pwede. Ito, ayan, Alivio pa rin, Shimano Alivio yung mga shifter niya na non-speed. So 1x lang, kaya wala na dito sa kabila. Original pa rin yung handlebar niya na ano, Rally pa rin, eh. Mapapansin niyo, Rally, ah. Talagang ano pa rin, ito yung frame niya. Yon. Bicycles, fusion of design and technology. Pagdating dito sa part na to, may nakasulat pa rin dyan na Rally. Aluminum to, mga idol, tong frame nito. So kung magiging road bike siya, alamin natin. Sige, sukatin muna natin para sigurado. O, 48 cm sa C-tube. Ito sa top tube naman. Oy, medyo malaki. 56. So, pwede pa rin to. Okay to. Sa mga height na naglalaro lang sa 5'4 to 5'7, mga ganun, pwede to. 5'8, pwede pa rin. Ayan. Small. Rally, ang ganda na ito, ah. Okay din to. Ito, branded to, mga idol. Ayos. Ito pa yung mga dalawa rito. Wow. Eh, sukatin muna natin to. Yung isa kanina, teka, balikan ko to, mga idol. Kanina hindi ko pala nasukat yung ano nito. Ah, hindi, 46 yan, nabanggit ko rin pala. Itong itim na to, yung nakasulat, eh, ano, Carhartt. Ah, ano na, alloy to, mga idol, ah. Alloy 56. Tingnan natin sa down tube. Ayan. 54. Ganda ng size na ito, mga idol, oh. Ayan, okay na yan? Mm-hmm. Ito, mga idol, oh, yung fixed gear na to, ah. 54 cm pala to. Ang ganda ng size. Itong black, ah, hindi yung puti. Parehong 54 pati top tube.
Minsan hindi ako mapaniwala eh. Ulit-ulit. Ah, 55 pala ang top tube. Tapos 54 yung seat tube. Naka-aero na itong mga ito. Aero frame. Ayan, ang ganda ng frame niya. Alloy ito mga idol. Tingnan natin yung ano nito. Ayun, Xunfeng ang hubs. Xunfeng. Harap at likod. Fixed gear yan mga idol. Ang presyo nito 12K ito. 12K. Ganyan alloy yung drop bar niya. Mayroon na rin brake sa harapan to. Hanep mo. Ayos. Lodi. Yung ito na mga idol. Oh. Ito, Flask Veloline. Yan yung model niya. Alam ko 2015 to yung mga ganito. 51cm ang ano nito, size. Yon. Ito pwede pa rin to sa akin. Lahat pwede. ang ganda nito. So ang ano nito, yung rim is ganun pa rin, original pa rin na plus yellow line. Ayan. Double wall po yan. And then naka-bladed spoke po siya. Tingnan natin yung ano nito. Hubs. Ah, yung hubs niya ganun din. Ito yung mga set niya talaga. Set na yun. So anyway, ang presyo nito is 15K. Mga idol, ito, makikipag-deal ako ngayon. Kaya no, kung magkano po, kung papayag lang siya sa akin, nabilhin natin itong dalawa na to. Strat at saka itong Stern. So mga idol, meron pa namang mga iba pang mga, ayan, tulad nito, ayan, 15K yan. Negotiable pa naman yan. Ito lang dalawa, paiwan ko. Okay na yan, okay na yan. Ayan, makikipag-deal tayo sa ano. So mga idol, mapapalaban na naman tayo nito. Ito yung Strat. Ito yung Storm. Ayun mga idol, ha? Nakita nyo, grabe. Itong tatlo na to, set na to. Ito, kukunin ko itong mga to. Dahil kay Mark It Bikes, request ko naman sa kanya ngayong Pasko. Ha? Ito, ako naman bibili sa kanya nito. Fixed gear mga idol, number one na paborito ko rin kasi fixed gear. Diyan ako nag-umpisa mula nung nasa bata pa tayo sa Batanes. Foot brake, kaya mahilig tayo sa fixed gear. Ito, 15,000 yung presyo ng bawat ano. Tapos, ito naman, very ano na rin. Kumbaga ano na to eh, bonus na to, pabonus sa atin. Maraming salamat Mark It Bikes, binigay niya sa atin to. Magkano? Bigyan natin ng 12 isa. Ayun, narinig nyo ha, 12 na lang isa. Okay na yan sa akin, deal na yan, bayaran ko na yan. Plus ito, bonus na to, 2K. Okay na yan, no? Sama career. Ayan, yun. Merry Christmas. Maraming salamat. Mark It Bikes. Ang malakas. Grabe. So, puntaan nyo pa rito. Marami pa siya mga available dyan na bike. Yung mga finiture natin ngayon. Ito mga idol. Fresh na fresh po itong ano na to. Giant Escape. Ito ngayon na ako nakakita na naka 3-speed na Giant Escape. Ayan. Nexus, at least meron kayo nakikita rito. Ayan, set, parang gano'n. Nakaset na siya, dyan mo makikita. Nexus, 3-speed na Giant. Tingin ko original to, bihira lang tayo makakita ng ganitong klaseng Giant. Alloy yung frame niya na small size. Ayan, small po nakalagay dyan eh. Ayan mga idol. So, Giant Escape. Giant din mismo itong handlebar, stem, pati headset, V-brake sa harapan, ganun din sa likuran. 700C yung ano niya, rim. Na maganda yung rim nito mga idol ah. Ayan ang GX02. Ano to, medyo may kalakihan kasi yung may kalaparan, pero original siya na Giant mga idol. Ang ano niya rito sa harapan, so hindi siya nakakick release mga idol. Ganyan itsura niya oh. Ayan, so ginagamitan ng Allen wrench. So yun po mga idol, naka grip shift siya. So 3 speed, hanggang 3 speed na grip shift. Tektro brake, ah, kaliwat kanan po. Napasikot, akala ko bell. Oo nga, bell nga ito mga idol. Kasi yun nga lang, nawala yung pitikan niya dito. Para mapalo siguro to. Ting, 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 ganun. Galing nga eh.
So, first time ko makakita ng ganito. Meron pa lang ganitong klaseng Giant. Original pa rin yung ano niya, seat post na Giant, tapos Ride Life, Ride Giant. And then itong ano niya, maximum 25 kilos, may carrier na siya sa likuran. So bumagay siya sa likuran niya. Anyway, original pa rin ni Giant tong carrier na to. Ayan, yun ang kagandahan niyan, legit lahat to. Ang presyo ni ano dito, Mark, it is 15,000. So ibig sabihin mga idol, negotiable pa naman daw yan. Ayan, bihira lang yan, bagay na bagay ito sa mga girls. Sa yung mga medyo mabababa lang ng konti. Range lang ng height is 5'2 to 5'6 pwede to. 5'7 pwede pa rin. Kasi yung 5'7 is nagagawa na yung to large mga idol. So pwede pa rin. Ayan po yung ano nito, 15,000. Ang ganda na ito, nagagandahan ako. Promise. Ayan. Makinis pa siya. Kinis yan. 15,000 presyo yan mga idol. Bagay na bagay yung carrier niya.